Genesis Kabanatang 8. At naalaala ng Diyos si Noe at ang lahat ng may buhay at ang lahat ng hayop na kasama niya sa sasakyan. At nagpahihip ang Diyos ng isang hangin sa ibabaw ng lupa at humupa ang tubig. Natakpan din ang mga bukal sa kalaliman at ang mga dungawa ng langit at napigil ang ulan sa langit. At humupang patuloy ang tubig sa lupa at kumati ang tubig pagkaraan ng 150 araw. At sumadsad ang sasakyan ng ikapitong araw ng buwan sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. At ang tubig ay nagpatuloy ng paghupa hanggang sa 110 buwan. Nang 110 buwan ng unang araw ng buwan ay nakita ang mga taluktok ng mga bundok. At nangyari, pagkaraan ng 40 araw, na binuksan ni Noe ang dungawa ng sasakyan na kanyang ginawa. At siya'y nagpalipad ng isang uwak, at ito'y nagparuot pa rito hanggang sa natuyo ang tubig sa lupa. At nagpalipad siya ng isang kalapate upang tignan kung humupa na ang tubig sa ibabaw ng lupa. Datapwa't hindi nakasumpong ang kalapate ng madapuan ng talampakan ng kanyang paa. At nagbalik sa kanya sa sasakyan, sapagkat ang tubig ay nanga sa ibabaw pa ng buong lupa. At iniunat ang kanyang kamay at hinawakan at ipinasok niya sa sasakyan. At naghintay pa ng muling 7 araw, at muling pinalipad ang kalapati sa labas ng sasakyan. At ang kalapati ay nagbalik sa kanya ng dakong hapon, at narito't may dalang isang dahong sariwa ng olibo sa tuka. Sa gayon ay naunawa ni Noe na humupa na ang tubig sa lupa. At naghintay pang muli siya ng 7 araw at pinalipad ang kalapati at hindi na muling nagbalik pa sa kanya. At nangyari ng taong 601 ng unang buwan ng unang araw ng buwan ay natuyo ang tubig sa ibabaw ng lupa at inalis ni Noe ang takip ng sasakyan at tumanaw siya. At narito't ang ibabaw ng lupa ay tuyo. At nang 2 buwan, nang 27 araw ng buwan, ay natuyo ang lupa. At nagsalita ang Diyos kay Noe na sinasabi, "Lumunsad ka sa sasakyan, ikaw at ang iyong asawa, at ang iyong mga anak, at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. Ilabas mong kasama mo ang bawat may buhay na kasama mo sa lahat ng laman, ang mga ibon at ang mga hayop at ang bawat nagsisiusad na umuusad sa ibabaw ng lupa upang magsipanganak ng sagana sa lupa at magpalaanakin at mangagsidami sa ibabaw ng lupa." At lumunsad si Noe at ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa at ang mga asawa ng kanyang mga anak na kasama niya. Ang bawat hayop, bawat umuusad at bawat ibon, anumang gumagalaw sa ibabaw ng lupa, ayon sa kanikanyang angkan, ay nangagsilunsad sa sasakyan. At ipinagtayo ni Noe ng 1 dambana ang Panginoon, at kumuha sa lahat na malinis na hayop, at sa lahat na malinis na ibon, at nag-alay ng mga handog na susunugin sa ibabaw ng dambana. At sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy, at nagsabi ang Panginoon sa sarili, "Hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata. Ni hindi ko na muling lilipulin pa ang lahat na nabubuhay na gaya ng aking ginawa. Samantalang ang lupa ay lumalagi, ay hindi maglilikat ang paghahasik at pag-aani, at ang lamig at ang init, at ang tag-araw at tag-inaw, at ang araw at gabi.